okay. Nag-hypotension na po yung pasyente na. Nurse pa. Fast trip 200 ml plane and SS. Standby inotropes and prepare to transfuse blood. Doctora Santos. Carry on the orders of Doctora Santos. Stop. Yes, Doc. May backstory ang bago mong statement na aalamin ko. I'm watching. Isa pa rin akong tanyag. Not for long, Moira. Hindi ako makapaghintay na matanggal yung apelyido ko sa pangalan mo. Robert! You know what? Wala akong panahon sa'yo. Dahil mas may importante akong bagay na iniintindi. Lynette is in the operating room and she's my priority right now. Inooperahan si Lynette? Alam mo, wala na akong magagawa kung Destiny na mismo ang gumagawa ng paraan para makalaya ang mami ko. Why don't you take a break? Sige ka. Baka mamaya ER ang ending. Once na malaman ko na may kinalaman ka sa ducks na yan, ikaw ang gagaling sa ER. So see you there. Hello, Carlos. Nagawa ko na pinapagawa mo. Nasa akin na. Bibigay ko na lang sa'yo. May kausap siyang Carlos. Hindi kasi Doc Benitez yun. Hello? Hello. Doc Babes. Anong Doc Babes ka dyan? Di ba ang sabi ko sa'yo, kang basa-basa tumatawag sa akin? Alam mo bang pinaghihinalaan na nila ako na may kinalaman ako sa pagbabago ng statement mo? Sorry naman, na-miss lang kita. Gusto ko lang i-remind ka na tumupad ako sa usapan natin. Kaya ikaw naman ang susunod sa gusto ko ngayon. Oo, alam ko naman yun eh. Yan. So, magde-date na tayo? Of course. Pero huwag muna ngayon. Magpalamig muna tayo. Doc Babes, hindi ikaw ang magdidikta kung kailan tayo lalabas. Ako. Ikaw naman ang makikinig sa akin ngayon. Nandito na ako sa headquarters ng Witness Protection Program. Pero kilala mo naman ako, kaya kong gumawa ng paraan para makalabas. Kaya hindi problema yung date natin. Fine, fine, okay. Pero wag lang ngayon. Okay? Sayang, wala ka rito. Kailangan pa naman kita. Ang sakit lang pang ako. Sinuntok ako nung anak ni Dr. Carlos. Teka, anak ni Dr. Carlos? Sinuntok ka? Si Harry? Oo. Kala mo sinong matapang. Eh di ayun. Na-detain tuloy siya. Gusto pa yatang sumabay sa yapak na tatay niyang kriminal. Wait lang, saan siya na-detain? Saan presinto? Doon, kung saan ako nagbigay ng statement ko. Teka. Ba't mo tinatanong? Huwag mong sabihin may gusto ka sa lalaking yon. Hello? Zoe? Hello? RJ. Thank you. Mare, pasensya ka na kanina. Hindi. Ako ang dapat humingi ng pasensya sa'yo. Pare, nasa-stress ka ba sa nangyayari kay Lynette? Hindi na maiinit ang ulo ko kung hindi ko na lang sana in-entertain yung tawag ni Moira. Nasira tuloy yung mood ko. Eh dapat yung attention ko kay Lynette lang eh. Ayoko na sana dumagdag dun sa mga iniisip mo, no? But I just feel that I need to tell you this. I mean, para sa'yo, para rin na rin sa sarili ko. Bago nangyari ito kay Lynette, nagtampo ko sa kanya. And umamin ako na may nararamdaman pa ako sa kanya. Kaya lang, as usual, I got rejected.
may nararamdaman ka pa rin kay Lynette? You know, all this time, akala ko sa sarili ko, wala na ako nararamdaman para kay Lynette. Lalo na nung naging kami ni Denise. Nung nagkahiwalay sila ni Carlos sa ni Lynette, parang nagkaroon ako ng pag-asa. Parang umasa yung puso ko na baka sakaling akong piliin niya ulit. Baka magkabalikan kami. But, unfortunately, hindi mangyayari yun eh. Dahil, ikaw pa rin na mahal yun. Hindi kita maintindihan, Michael. Kung may nararamdaman ka pa kay Lynette, paano si Denise? Being so unfair, Michael. Hindi lang sa sarili mo, kung hindi sa taong totoong nagmamahal sa'yo. Ko talaga, Nurse Randy. Kung ano ang naisip mo? Uy! Nurse Lee? Ay! Doc. Excuse me, Doc. Nurse. Mm-hmm. I need your help. Ano po yun, Doc? Ning, narinig ko si Doc Romualdo na may kausap sa phone na Carlos. So malakas yung kutub ko na si Doc Benitez yung kausap niya. Sinasabi ko na nga ba eh. Kaya pala nandito siya sa East Ridge. Naku, baka may inuto si Doc Carlos sa kanya. That's why I need to find out. Ning, di ba meron kayong master list ng mga contact numbers and address ng mga affiliated doctors natin? Yes, Doc. Okay. I need your help. Kailangan ko ng address ni Doc Romualdo. Okay, sige, Doc. Please. Sige, kukunin ko lang, Doc, ha? Yes, please. Doc RJ? Kamusta si Lynette? The operation is still ongoing. Anyway, iwan ko muna kayong dalawa. Excuse me. Dalawan ko muna si Lynette. Denise, wait. I'm really sorry. Michael, nandito ako hindi para pag-usapan ang tungkol sa atin. Now is not the right time. Denise, please. Ayoko mawala ka sa akin. Denise, mahal na mahal kita. Nung isang gabi lang, sinabi mo na si Lynette yung mahal mo. Pero ngayon naman, sinasabi mo na ako yung mahal mo. Are you trying to play games, Michael? Denise, hindi. Please. Please give me another chance. Gusto ko lang patunayan sa iyo na totoo yung sinasabi ko. Michael, mahal kita. Pero, nasaktan mo ako. At kung mahal mo rin ako, di ba hindi mo ako sasaktan? I can help you fix your mind. But I can't help you fix your heart. Excuse me. Sir, siya po yung nagpiyansa sa'yo. Harry! Why did you do that? Alin? You bailed me out! Sana hinayaan mo na lang ako? Hindi ko naman hiningi tulong mo eh. Pero Harry, I promised your dad that I will take care of you.
Bakit mo naman kasi sinuntok yung witness? Because I thought he was lying. Kasi hindi naman ganun yung pagkakakilala ko sa dad ko eh. But on the other hand, naisip ko na, oh, sana hindi ko nalang ginawa yun. Detain pa ako, tapos totoo lang naman pala sinasabi niya. So naniniwala ka sa kanya? Eh pagkatapos ko malaman yung bagong ebidensya, yung bagong testimony, naisip ko na baka nga hindi ko talaga kilala yung dad ko. Nagawa niya nga akong saktan yung sarili niyang anak. Si Sir Pepe pa kaya na hindi niya kaano-ano. Harry, hanggat hindi pa napapatunayan yung sinasabi ni Dax, huwag mo naman sana i-judge yung daddy mo. Kung may kakampi man siya ngayon, dapat ikaw yun. Teka nga, bakit mo nga ba siya pinagtatanggol? Hindi naman sa pinagtatanggol ko siya. Harry, gusto ko lang sanang maintindihan mo na kahit gano'n pa kasama yung daddy mo, he's still your father. Oo nga naman. Sa bagay, naiintindihan mo nga yung pinagdadaanan ko, di ba? Dahil pareho tayo. Pareho tayong may kriminal na magulang. Ito nga yung bahay ni Doc Romualdo. Jerry! Jerry? Hello, pare. Hello, Carlos. Pauwi na ako. Dumaan ako ng St. Vincent Medical Center. Wala ka pa sa labas? Wala pa. Kuntawi pa lang ako eh. Sino nag-doorbell sa labas? Kahit anong mangyari, huwag kang lalabas. Walang pwedeng makakita sa'yo. Dr. Javier, what are you doing here? Don't tell me na minamanmanan mo ang bahay ko. Ah, dahil ba kay Carlos to? Dr. Romualdo, I'll be frank with you. Nakita kita kasi kanina sa East Ridge. Kahit alam ko naman na wala kang admitted patients. Tapos narinig ko na meron kang kausap sa cellphone.
tapos nabanggit mo yung pangalan Carlos. So, pinagdududahan mo na tinatago ko si Dr. Benitez dito sa bahay ko. But Doc, you're close with him, right? Oo. Pero hindi ako ganun kaibigan na kukonsintihin ng mali. Blood and money ang naging puhunan ko sa trabaho na to. Sa tingin mo ba, isusugal ko yon para lang tulungan si Dr. Carlos? Tsaka, close din kayong dalawa, di ba? Dr. Romualdo, I'm sorry. Sa kung gustuhan kong matulungan si Doc Ananin, napag-isipan ko kayo ng masama. Again, I'm sorry. Okay lang yon. Wala yon. Ano gusto mo? Pasok muna tayo. Magkapin muna tayo. Okay, Doc. I'll go ahead. I'm sorry again. Ma'am Justine, bakit po kayo nandito sa lounge namin? May kailangan po ba kayo? Hinahanap ko lang si Zoe. Naiwan niya kasi itong phone niya. Ay, nakita ko umalis na po siya. Gusto mo ako na rin magbigay sa kanya? Ah, okay. Sige. Please. Thank you. Excuse me. Ray, Annalyn, how was the operation? Annalyn, ano na nangyari? Nagawa ko po tayo. Successful po yung operation ni nanay. Tala sa gabi. So proud of you, Anna. Pare, nagawa ko na lahat ng pinapagawa mo. Intik pa ako mahuli ni Dr. Javier. Pare, maraming salamat, ha. Kung hindi lang talaga kailangan. Carlos, kaibigan kita. Lahat gagawin ko para matulungan kita, pero natatakot ako para sa safety ko eh. Paano kung madamay ako? Paano trabaho ko? Sinusumbatan mo ba ako? Baka nakakalimutan mo. Nung nakailangan ka dati. Dahil sa kapalpakan mo sa isang pasyente. Sino bang gumawa ng paraan? Hindi ba ako? Kung hindi dahil sa akin, wala ka na lisensya. Hindi ka na doktor. Tapos ngayon, humingi yung tulong sa'yo. Susumbatan mo pa ako? Ano pa lang susunod natin plano? Gusto kong makita si Lineth. May balita ka ba sa kanya? Kailangan lang ma-admit sa ICU muna si Lineth for monitoring. Hanggang sa magising lang siya. Salamat, Ray, at hindi mo pinabayaan si Lineth. At si Annalyn. Dok. Sorry nga po pala sa nangyari kanina. Mali po talaga ako dun. Kaya lang,
ko din po kasi maiwasan na matakot po na baka mawala na po talaga si nanay sa akin eh. Sorry po talaga. Wala yun. Naintindihan ko yung nararamdaman mo. Actually, ito nga yung kinakatakot kong mangyayari nung nag-volunteer ka. Na maapektuhan ka ng emosyon mo. Maapektuhan din yung surgery na gagawin natin. Look, Annalyn, I get you, ha? Gets ko talaga. Nanay mo siya. Pero oras na pumasok tayo sa operating room, labas na lahat ng mga personal issues natin. Hindi na ikaw si Annalyn na anak ni Lynette. Ikaw si Annalyn na doktor niya. Opo, Dok. Sorry po talaga. Alalampasin ko na muna itong ginawa mo. Pero huwag na sana mauulit, ha? Mauna na muna ako. I'll go ahead. Excuse me. Annalyn! Ang galing-galing mo naman! I'm so proud of you! Ang galing mo. Promise kapag gumisik ka na hindi na tayo mag-aaway. Kahit ano pang gawin mo na hindi kita papakailaman. Kahit hindi mo ko pansinin. Kahit hindi mo ko kausapin, basta alam kong okay ka. Kaya please na eh, gumising ka na. Sorry. Anak, huwag ka na mag-sorry. Wala kang kasalanan. Kung maririnig ka lang ng nanay mo, sasabihin din niya sa'yo. Baka pagsasabihan ka pa niya. Pinasama ko po kasi yung loob ni nanay. Anak, kahit kailan, hindi nagtatanim ng galit ang nanay mo. Mahal na mahal ka niya. Alam mo, kung malalaman lang niya kung anong ginawa mo, na ikaw nag-opera sa kanya, magiging sobrang proud siya sa'yo. Isang karangalan na maoperahan mo ang nanay mo. And I'm also very proud of you for doing that. Kasi yun yung hindi ko nagawa kay Papa. Kaya huwag na huwag mo sisihin ang sarili mo. Dahil sa ginawa mo pa lang, bawing-bawi ka na sa nanay mo. Tuloy na yung pagkikita nyo. It's time to find out kung sino yung mystery guy mo, Zoe. Baka nakakalimutan mo. Malinaw ang usapan natin na kapag sinunod ko ang plano nyo ng mami mo, automatic jowa kita. Mom, I really can't take it anymore. Ngayon na nakuha na ni Dax yung gusto niya, ako na may hako yung silaig. Eh, di gawin mo yung gusto niya. Mom! Kamusta na yung pala si Mami Beth? Nasa ICU pa rin si nanay, hindi pa rin siya nagigising. We will pray for her fast recovery. Pwede ko ba siyang puntahan? Ah, wala na po. Doon na po yung room niya.
Nandito na ako, mahal ko. Sasama ka na sa akin.